decision at saka tama ho yung ginawa natin ngayong umaga ito. Nandito tayo sa house ng Panginoon. Amen. We got a plenty guest. When you come kasi first time sa Acts Church, we don't call you as visitors. We call you as guests. If you know the difference, it is then important. Yung importansya po, importante kayo po sa amin. Kasi ganun kayo importante sa Panginoon. At ipipreach ko ngayong umaga ito po, I would like to entitle the message of God as, you cannot be wrong when you follow Jesus. Hindi ikaw nagkakamali na sumunod ka sa Panginoon. Pwede mo yung sabihin mo sa kabila mo, sabihin mo yung hindi ka nagkakamali na sumunod ka kay Jesus. Amen, amen. Palakpakan doon natin si God. Before I will explain this further, I will explain this, you know, deeper. I would like us now to fellowship ourselves together. By the way, to those who have come for the first time, thank you so much for coming over. Hopefully, this is no last and only time we have you. Bago po tayo tatanggap sa salita po ng Panginoon, kahit kung mainit, kahit nagpapaypay, okay lang po yun. Can we all stand? Let's all rise. Tapos, let's go at least to 3 or 5 persons who shake their hands with. Please open your Bibles in John chapter 6. Beginning 66 to 69, yun po ang reading mo natin ngayon. Okay, I will lead us in the reading. Here we go. Sabi ko dito, after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. So Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. God bless the reading of His word. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Si San Pedro, no? San Pedro. By the way, sa buong Kristyanismo po, ng yung entire Christianism in the whole world today celebrates the Palm Sunday. Ngayon po ang simula ng Holy Week. Kaya importante sa Lord na nandito ka ngayon sa church. Ano po? Amen? Si Pedro, si Apostol Pedro, sabi niya kay Jesus, sabi niya, Lord, hindi ako nagre-regret. Hindi ako, ano ba yung regret sa Tagalog? Hindi ako nagsisisi, Panginoon, bakit ko tinalikuran lahat at sumunod sa'yo. Ito yung ibig sabihin sa binasa ho natin, itong versikulo na binasa ho natin. Sabi ho dito, isang araw ho, ang Panginoon ay nag-test sa kanila. Ano yung test ganis na Tagalog? Nawawala naman ako ng Tagalog. Ano yung test? Sinusubukan. Sinusubukan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod. Sabi niya, sino yung sumusunod sa akin? Sabi ho ni Lord, yung dito sa John chapter 6, dapat kainin nila yung aking laman at iinumin nila yung dugo ko. Kaya hindi ho yun literal talaga. Ang ibig sabihin nun is yung magpa-participate ko ba tayo, yung commitment ko natin sa Panginoon. After narinig yun sa mga, by the hundreds and by the thousands who follow the Lord Jesus, the Bible said, he turned back away. So hindi ho sila nakapasahot sa test. Kaya ngayon, pumunta ho si Jesu Cristo doon sa 12 sa apostol. Sabi nyo, ba't nandito pa din kayo? Ba't hindi kayo tumalikod? Ito na nga yung sinabi ni Pedro. Ang reply ni Pedro sa kanya, Lord, hindi kami makapagtalikod sa inyo kasi sa inyo po namin nahahanap yung lahat ng kasagutan. Sabi ni Pedro, natry na namin yung pera, Lord. Sabi niya, natry na namin yung bisyo at saka lahat ng mga anumang makamundong bagay, pero wala ho, hindi namin nakita yung kasagutan. Sa inyo po namin nakikita, Panginoon. By the way, before I go, alam ba ninyo na normal lang ho sa isa't isang buhay po natin na talagang sinusubukan tayo ng Diyos paminsan-minsan. Ang tawag natin doon is yung pagsubuko sa pananampalataya. Amen? Pero kahit ganun, hindi tayo talaga tinatalikuran ni Lord. Hindi po ba? Amen? By the way, by God's grace, 29 years na po akong sumunod sa Panginoon. Hindi ko talaga makakalimutan yun. I was still 14 years old.
September 17, 1987 po yun, sa lugar ko natin, sa Malangas. I raised my hand. Hindi ko naiintindihan ano yung nangyayari yun. I-explain ang asawa ko kanina. Kasi first time ko kung nakikita yung mga tao, nagpapalapakan, nagsasayaw, tataas-taas kamay. Nawan din, nagsasabi sila ng amen, amen. Hindi kasi ako sanay ng ganyan. By the way, bago ako na-born again at natawag ni Lord, ako po'y isang sacristan for 5 years. Sanay ho ako yung ano, in the middle, kiling-kiling. Ayun, abito, sa Tagalog, abito, no? Kaya nakaguhan ako, pero hindi ko na, I wasn't bothered, I didn't care what things were happening around. Basta ang naintindihan ko lang sa puso't isipan ko na ito na ho yung sagot ng lahat kong hinahanap. Tumayo ho ako, sinabi ko, Lord, bibigay ko yung buhay ko sa iyo. Lord, patawarin po ninyo ako sa lahat kong mga kasalanan mula ho ngayon. Panginoon, dalangin ko po na gabayan ho ninyo yung buhay ko. And it was the start and it was the beginning. At alam po ninyo mga kapatid, masasabi ko po, hindi talaga ako nagsisisi na naibigay ko yung buhay ko kay Lord. Marami po sa inyo dito ngayong umagang ito na ilang simana pa kayo, ilang buwan pa kayo, ilang taon pa kayong na-born again, sumunod sa Panginoon. By the way, ang born again ho ay hindi yung religion. Ang born again ho ay ang pagbabago. Binago ni Lord yung buhay mo, ibig sabihin yung dati mo, tapos na ho yun. Binigyan ka ng bagong buhay sa Panginoon. Binigyan ka ng bagong buhay ng Panginoon. Hello? Amen? Yun ang sinusubukan. In my 29 years po, marami din ako mga pagsubok na nadaanan. Maraming beses din akong natumba. Maraming beses din akong nag-fail. Pero alam po ninyo, may isang bagay lang po na hindi ko talaga madi-deny. There never was a time where the Lord turned His back away from me. Wala talagang panahon na tinalikuran ako ni Lord. Wala talagang panahon na sinabihan ako ni Lord na hindi na ako sa iyo. All the time nga, sa kahit anumang oras, kahit anumang panahon na tumago ako ng Panginoon, sinasagot talaga ako ng Panginoon, tinutugunan talaga ako ni Lord. I tell you, si Lord palagi talagang bias. Alam ba ninyo yon? Bias in the sense, palagi siyang, how would I say that in Tagalog? Bias in the sense that He always defend you. Paano yun sa Tagalog? Bias in the sense sapagkat tinutulungan talaga tayo palagi ng Panginoon. Ano po? Amen? Ang tinutulungan ng Diyos, hindi yung kaaway natin, yung diablo. Palaging tinutulungan ng Diyos. Kayo ho? Tayo ho? Amen? So si Pedro pala, sabi niya kay Jesus Cristo, sumagot ho siya kasi sinubukan ni Jesus sila eh. Imagine no? Dami na nila. By the thousands. Ang sumusunod na Jesus Cristo at that time, hindi lang ako iilan, yung mabibilang lang sa kamay. Hindi lang ako by the hundreds, they were by the thousands. Biro mo ho yun dahil ho, sapagkat uhaw talaga sila sa Diyos. Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, uhaw ako sa Panginoon. Sige daw. Amen. Dahil sa uhaw nila kay Lord, araw at gabi, hindi na sila tumantang sa pagsunod kay Jesus. Imagine mo no, 3 days at saka 3 nights, hindi na nga sila kumain eh. No, isang araw nun, on the third day, ito yung story ng John chapter 6. Are you still there? Amen? Amen. Wala ho silang kain, wala ho silang, I don't know kung may tubig ba sila. And they were in the desert. Naawa si Jesus sa kanila, sinabihan niya yung 12 papakainin ho natin. Gumawa ho ang Diyos ng isang milagro. Yung 5 pan, 5 loaves, 5 loaves of bread, at saka 2 isda. Si Lord po ay nagpapasalamat. By the way, kahit gaano kakunti pala kung gaano kakunti yung meron tayo, dapat hindi tayo magre-reklamo ha? Pasalamatan natin kasi yung konti, i-multiply yun ang Lord. Amen? No ultra, si Mirato nagpitaka ni Tuyo, 100 peso yan ha? Hindi siyempre, gracias Lord, maki 100 peso lang este. Gracias Señor, maki 100 lang, siyempre sententro, amen?
Amen? Amen? O, di ba? O, kitang mga bata, mga anak, ayaw mo reklamo, ha? Ayaw mo bagulbol. Ingon nga, Ma'am, unsa manis, atong sudan, sige lang fried chicken. Di ba natin alam na may mga bata nga na kahit man lang isda, wala silang ulam. Marunong tayo magpasalamat ba? Amen? By the way, isa ho yun sa values na tinuturo natin dito sa church. Yung gratefulness, gratitude. Yung dalawang isda at saka five loaves of bread, yun po ang pinasalamatan ni Jesus. And He started to break them. Di ba yun ang ginawa niya sa Holy Communion? He broke the bread, binigay niya sa 12, binilinan ho niya yung mga apostol. Bawat isa bigyan ho ninyo ng pagkain. So yung 12, in return, as everyone, nagpo-grupo-grupo sila, yung small group, grupo, 25-50, meron ho, 30, binigyan ho nila ng isang-isang portion. Biro mo, sabi ho ng Bible, there were 5,000 hungry men. Kayo ba yung nakasubok ng kumain ho, kasama puro lalaki? Grabe yan sila kumain, pag lalaki, ano po? Amen, amen. Grabe. Hindi ho nakakain 3 nights and 3 days. Sunod ng sunod lang sa Panginoon. Pero can you imagine, 5,000 hungry men, 5 panlang lang at saka 2 isda, sila ho'y nabusog to the full, may sobra pa. Sabi ho sa Biblia, ang sobra ho ay 12 baskets. Wala hong ibang explanation, mga kapatid. The multiplication was only a miracle. Yung nangyaring ho yun, it was a phenomenon. It was a miracle. By the way, pag susunod tayo kay Lord, bibigyan tayo niya ng milagro sa buhay ho natin. I-bless tayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Masaya-masaya ngayon ang mga tao. Sabi nila, Lord, kahit another 3 days, susunod pa din kami sa iyo. Ayun, sinubukan na ni Lord, sinubukan na ni Jesus yung mga tao. Nagsimula na ngayon si Jesus na mangaral ng mga mas mabibigat pa hong doktrina. Hindi ho masama ang salitang doktrina. Doktrina ho, ang ibig sabihin nun, katuruan, ang Biblia na eh. Kasi at this time, hindi pa ho bukas ang pag-iisip ng mga tao. Kasi at this time, hindi pa ho na pako si Jesus sa cross. Ibig sabihin, yung bagong dispensasyon, bagong panahon ho ng grace, hindi pa nagsimula. Kaya ngayon mga tao, hindi ho nakakaintindi. Ay yung sarado pa ho yung kanilang pag-iisip, ang kanilang mga puso. Sabi ni Jesus Cristo, you people, you only are looking for physical bread. Ibig sabihin nun, yung literal lang na blessings ang hinahanap ninyo. By the way, we are here sa church, hindi lang kasi hinahanap po natin yung literal blessings. But I know God will bless you. Amen? Amen. Pero far beyond, more than the physical blessing, masobra pa nun, ang hinahanap po natin, ang tawag nun, hindi lang yung blessings. Ang hinahanap po natin yung blessor. Amen? Amen. Ang hinahanap natin, hindi lang yung gift. Ang hinahanap natin yung giver. Nakakuha ho ninyo? Amen. Ang hinahanap natin, hindi lang yung pan. Yung nagbibigay ng pan, ang Diyos ho, ang giver. Eh, na-offend din yung mga tao. Foul number 1, sabi ni Jesus, ang hinahanap ninyo yung pagkain lang physical. Hindi talaga ang Diyos. Oops! Ayun, na-offend din yung mga tao. Sabi niya, huwag kayong mauhaw at magutom ho sa mga bagay na nakikita lang. Mga material na bagay. Hanapin ninyo yung mas importanteng bagay. Ang important, pinaka-importante pala kapatid dito sa mundo. Hindi. The most important things, you know, yeah, in this world and in the world to come are not those things that are seen, yung nakikita. Kasi yung mga bagay na nakikita, ano lang yun eh, passing lang yun eh, temporal lang po. Amen? You name anything which is visible, temporaryo lang ho yun, mga kapatid. One example is yung beauty. Diba tayo? Pagbata pa ho tayo, kabataan ho natin, talagang attractive tayo. Darating ang panahon, tatanda rin tayo. Mawawala yung attractiveness ho natin. Kasi nakikita ho yun. Kaya nga totoo yung sinabi na ang real beauty, hindi yung panglabas. Yung karakter ho natin. Hello, amen? Palakpakan ho natin si Lord.
Ayun, sinabi na ni Jesus, unless kainin ho ninyo yung aking laman, sino yung kumain sa aking laman at iinom sa aking dugo, wala siyang parte sa kingdom ng Diyos, to the kingdom of God. He has no part whatsoever in the kingdom of God. Sabi ng mga tao, anong ibig sabihin ito? Na-offended na ho sila eh. Grabe na ho yung offense nila sa kanilang loob. Kami ba ay ini-encourage siya na maging kanibal? Yun na hindi nila naintindihan yun eh. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ at that time was commitment. Kailangan ho, i-commit ho natin yung buhay ho natin sa Panginoon. Yung flesh na sinasabi ni Lord diyan ay ang Word of God. Yung blood na sinasabi doon is yung tanggapin ho natin siya sa puso natin. Hindi pa yun naintindihan ng mga tao. Kaya nga ho, bumaligtad ho ang karamihan. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, by God's grace, hindi ako yun. Hindi tayo umabaligtad, ano po? Susunod tayo sa Panginoon, amen? Amen. Tinalikuran nila ang Diyos. Imagine, no? Dahan-dahan by the hundreds. Kanina man, maingay talaga masyado yung vicinity kasi they were pressing one to the other to close to Jesus, to draw close to Jesus. Pero at this time, hangin na lang ang maririnig nila. Ang naiwan, 12 na lang. O sabi ni Jesucristo, bakit nandito pa kayo? Sinabi niya sa 12, implying, bakit hindi pa ninyo ako tinalikuran? Hindi ho makasagot ang 12. Si Pedro kasi yung parang leader ho nila, tumayo ho yung apostol. Sabi niya, Jesus, how can we turn our backs away from you? For in you, we have found the eternal life. For you are the Son of the living God. Paano namin kayo matatalikuran? Kahit kayo po yung kasagutan ng lahat ng aming mga katanungan. Kayo ho ang sugo ng Diyos. And because of that, na-reaffirm po ang pananampalataya at saka commitment po ng 12. Ngayong umagang ito, bilang pastor ho ninyo mga kapatid, ini-encourage ko kayo, gaya ho ni Pedro, i-reaffirm ho natin yung ating commitment ho natin sa Panginoon. Especially now, start na yun sa Holy Week. Hindi ba yan sa araw mga kapatid, pero may double significance ba? Kailangan malaman ho talaga natin, maintindihan natin, na yung pagsunod ho natin sa Panginoon ay hindi po isang laro-laro lang. Ang pagsunod ho natin kay Jesucristo, ito po yung isang lifetime commitment po. Amen? And let me tell you, ladies and gentlemen, hindi ka nagkakamali nung binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. May isa hong American evangelist, ang pangalan mo niya si Billy Graham. Siya yung tatay ng tatay ni Franklin Graham, yung presidente ho ng The Samaritan Purse, kung saan isa ho tayo sa mga recipients ng kanilang mga Operation Christmas Child, yung mga boxes na binigay natin kahapon. Si Billy Graham, he is now 90 years old. Minsan sabi ho niya, kung may slide sana tayo, makita ho natin. Sabi ho niya, I have never known a man who received Christ and ever regretted it. Imagine, no? I believe him so. Sabi ni ng isang evangelist ni Billy Graham, hindi pa daw siya nakakita ng isang tao na binigay ang kanyang buhay sa Panginoon na nagsisi po. Sapagkat ho, pag sumunod tayo sa Panginoon, may mga bagay talaga tayong matanggap galing sa Kanya. And I would like to discuss two of them which I believe these are the most. Are you still with me? Amen? Una po, if one follows the Lord Jesus Christ, God Almighty will change that person's life. Pag tayo ho daw ay susunod sa Panginoon, babaguhin niya yung buhay ho natin. Amen? Hindi man talaga yung isang iglap, mababago kagad yung buhay ho natin. Dahan-dahan po eh. Dahan-dahan tayong babaguhin, itatransform ng Panginoon. Sino ho sa atin itong may bisyo po? Gusto mo nang magbago.
Na-try mo na yung ano, yung New Year's resolution ilang beses, hindi pa din. Ang kasagutan ho, ang pag-asa ho ng iyong hinahanap ay ang Diyos. Pag ikumito natin ang buhay natin sa Panginoon, babaguhin ni Lord yung buhay natin. Tutulungan mo tayo niya na mawala ho yung bisyo ho natin. Sino sa atin dito yung mainitin ang ulo? Sino sa atin dito na may problema ho sa ano, yung sa profanity, yung expletives, yung palagi hong nagmumura? May isang kwento akong ibigay sa inyo. Galing ko ito sa The Gospel of Luke chapter 19. Are we still there? Amen? Amen. Mainit, ano po? May isang tao dyan na kanyang pangalan, si Zacchaeus. Zacchaeus was an evil man. And that is why people hated him. But when he gave his life to the Lord, Jesus changed him. Sa Sunday school, naalala ko ninyo, si Zacchaeus po ay isang maliit na tao. Siya ho'y sugo at nagtrabaho bilang tax collector po sa mga Romans, no? Kaya nga yung mga tao galit sa kanya kasi para kung naging traitor po si Zacchaeus sa mga Hudyo. Kasi ang kanyang sariling mga brothers and sisters, yung sariling rasa ho niya, kinukuha no niya ng mga buwis para ibibigay ho sa mga Romans. At bukod pa doon, yung mga nakukuha niyang buwis, ano din, may kinikickback si Zacchaeus sa kanyang sarili, kaya yumaman yung tao. And you know what? People hated him. By the way, listen to me. When we live in sin, people would hate us. Hello, are you still there? Amen? Pag malayo tayo sa Panginoon, may mga tao talaga na hindi magkagusto sa atin. Yung mag-hate sa atin ba? They will talk behind our back. What is this? They will, to the extent gani na magpaplano sila against our lives. Ganun ho yun si Zacchaeus. Pero isang araw ho, narinig ho niya na si Lord ay pumunta sa kanilang lugar. Ang problema niya, he wanted to see Jesus up close. Kasi he heard si Zacchaeus, narinig na niya sino si Jesus Cristo. Gusto talaga niyang umusyoso ba? Gusto kong makita sino ho yun. Kasi ang dinig ho niya sa iba, si Jesus ang Mesiyas. So ang ginawa ho niya para makita talaga yung malayo pa si Jesus, siya po'y umakyat sa isang kahoy. Ang tawag nun, sycamore tree. Nandun na siya sa itaas. Ganyan, imagine, no? Si Zacchaeus, isang mayamang tao, influential na tao, kahit po hated siya, pero mayaman at saka influential siya kasi he was a Roman dignitary in Israel. Pero siya'y umakyat. You just imagine a man, parang ano, yung influential sa kanilang lugar, umakyat sa isang kahoy. You just imagine how was the irony of it ba? Yung bakit yun? Paano yun nangyari? Pero hindi ho niya yun kinahiya. Habang palapit ng palapit si Jesus, sabi ho ng Bible, may tao pa dyan. Huminto ho ang Panginoon kung saan yung kahoy na inakyatan ni Zacchaeus. Hindi pa ho sila nagkakilala. Hindi pa nga sila nagka-meet eh. Na-surprise ngayon si Zacchaeus sapagkat Jesus lifted up his head. Nakipag-usap ho ang Panginoon at binanggit pang kanyang pangalan, sinabihan siya, Zacchaeus, please climb down. Kasi doon ako papunta sa bahay ninyo. Doon ako kakain. And you know what? The man was so bad surprised that he climbed down his sleep so fast from the tree. Sinubo niya lahat niyang mga alagad kasi mayaman siya, milyonaryo siya. Uy, Kwan, you kill this, wala, hindi kasi kumakain ng baboy yung mga Hudyo, ano po? Yung kambing at saka baka, yung nating baka, yung calf, no? You butcher this animal, that animal, lutuin itong klaseng ano, delicacy. Yung mga kuku ni Zacchaeus, talagang ano, yung, there was a commotion somehow, nami-mix up yung ang lugar. Kumakain na ho sila. Si Lord nagpapatuloy yung nagturo. And you know what happened? Dahan-dahan palang nagpumito sa kanyang puso si Zacchaeus sa Panginoon. Sabi ho, ng verse 8 ng chapter 19 sa Luke,
Zacchaeus stood and said to the Lord, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold." Siya ho'y nagsisi. Sabi niya, "Panginoon, sino man yung na-take advantage ko, ninakawan ko, isasauli ko yung nakuha ko sa kanya, ibabalik ko pa four times." Ibig sabihin, nagsisi talaga siya. And you know what happened? Sagot ko ni Jesus Cristo, "The kingdom of God has come to this house." Sabi ho ng Panginoon, ang peace ng aking Ama has come to this house. Ibig sabihin, bless ni Lord si Zacchaeus. In other words, the man was changed and the man was blessed. Why so? Because binigay ho niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Many years ago, may isa hong singer-artist na pumunta dito sa Zamboanga. Ang kanyang pangalan ho, si Bill Aujero. I don't know if you heard of him. Kasi siya ay sa Christianity, he belongs to the Papuri Singers. He was a Papuri singer. I mean, he is a Papuri singer. Yung grupo nila, Papuri, no? Siya ho'y nagbigay ng testimony. Siya ay may mga CD, album. Si Bill Aujero, accordingly, ito ho yung buhay niya. May tao pa dyan? He was a mastermind of the notorious Sputnik gang in Metro Manila. Sputnik ba? Imagine. And he was imprisoned for multiple crimes. But he was released in the year of 1991. Ito si Bill Aujero now, he is a pastor and a musician at the same time. He is a recording artist from the Papuri Records with 8 albums released. Okay, yun po si Bill Aujero. You imagine, no? He was a criminal, he was a killer, he was a robber. And he was a convicted na criminal, nandoon sa loob sa preso. Doon siya na-born again sa preso eh. Nakarinig siya ng isang mensahero gaya nito. Binigay ho niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At mula ho doon, binago ni Lord ang kanyang buhay. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sige daw, tingnan mo yung katabi mo. Yan ding kapatid na yan, hindi yan criminal, no? Hindi yan magnanako o what? Pero may istorya din yung kapatid na yan. May istorya din yung kapatid na yan. Binago ni Lord ang buhay niya yan. Tama ba yun? And the good news is this, gaya mo din, tayong lahat, pag susunod tayo ni Lord, babaguhin niya yung buhay mo natin dahan-dahan. Amen? Lately lang ho, masaya kami sa Panginoon. Thankful kami ni Lord ba? Sapagkat yung mga kapitbahay ho namin, yung kanilang mga anak ba, nadala ho namin sa Panginoon. Ang residence ho namin, nasa Macron Drive kami sa kanila. Pag-uwi po ako, galing sa school gabi, makikita ko itong mga kabataan na ito, 17, 16, hanggang mga early 20s, nandun ako sa, mga late as 9 in the evening or 10 in the evening, nagsisimula na mag-iinom. Simula na akong magsisigarilyo, hindi ko lang alam kung nagsisimula na ba ho sila noon ng paggagamit ng droga. Ito ho yung babantayan natin mga parents. Para mga bata ganin natin magsabi na magsama ho para magbabible study, magsama ganin para sa Panginoon, else magsama ho sa Acts, huwag talaga nating sabihan hindi. No. Anong gusto ho natin? Sasama ho sila sa kanilang mga ibang friends na mag-i-influence ho sa kanila. Ako ho'y nasa media. I'm working sa press and I'm working ho sa radio din. Ito yung nalalaman ko, ang recent survey ho sa Zamboanga City. Ang number one problem ho ng ating syudad, nandyan pa tayo? Yes. Ang number one ho ng Zamboanga, hindi ho yung poverty, kahirapan sa buhay. Pangalawa lang ho, ang number one problem ho ng Zamboanga City ay ang drug addiction. Ito ho yung bagong survey ha ng Berlie. Wala hong barangay sa Zamboanga City na walang nalulong sa droga. 98 barangays. Kahit na ho yun dun sa yung mga habal-habal driver,
I tell you, ladies and gentlemen, kailangan talaga ang generation natin maridin na yung mga bata ay makalapit sa Panginoon. Yun ang pinagpipray namin, sinubukan mo namin, dininig naman kami ng Panginoon. Yung pamilya ko po, Sister Delia, yung mga, kasama ko yung mga bata. Dadaano namin, nadala yung mga bata. Nandito na ako sila sa church. Masaya ako mga kapatid kasi tinalikuran nila yung pagsisigarilyo. Tinalikuran nila yung pag-iinom at saka droga. At nagkaroon sila ho ng direksyon. Ito ho yung sabi ko sa mga bata, magpatuloy kayo sa pag-aaral. Kung ang mga tatay ho ninyo, at their time, hindi sila nakapagpatuloy, nag-fail sila, ibig sabihin nun, kayo din mapifail din. Gusto ni Lord, baguhin nun ninyong buhay ninyo. Naging mentor ho kami sa kanila. Kaya nga, tuloy-tuloy na ho yung pag-serve nila sa Panginoon. Ito ho yung good news, mga brothers and sisters. Pati yung kanilang mga parents ngayon na appreciate ho nila ang changes ng kanilang mga anak. Amen? Amen. Ang mga parents na din nagsabi sa amin, Pastor, pwede din ba kami magsama sa inyo? By the way, ngayon pong 24, 25, 26, Holy Thursday ho yan, Monday Thursday, Good Friday, at saka Black Sabbath, Holy Week kasi ano po, meron nung tayong special seminar na gagawin. Magsisimula ho yan, alauna po ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi. Alas 8:30, yes, alas 8:30 ng gabi, inibitahan po namin kayo na pumunta. We thought of na mag-prepare ho ng snacks at saka dinner na para pagpunta ho natin dito sa church, hindi na tayo ano, mag-worry ho sa bahay. Yun ang sabi ng mga nanay, Pastor, pupunta kami sa inyo po. Kasi nung nakita nila ang pagbabago ng kanilang mga anak, nakapag-reflect din ang mga parents na dapat din sila ho din ay magkaroon ng pagbabago. Lahat ko tayo mga kapatid, kailangan ho natin ng pagbabago. Pagbabago ng buhay po. Amen? Amen. Hindi natin yan kaya sa ating sarili. Kailangan ho natin ang Diyos. Kaya nga ho, pag susunod tayo sa Panginoon, babaguhin niya yung buhay ho natin. Amen? Sa talusan po, sa ano yan, sa Ulutanga Island, kanyang asawa po, bakit po naging kaibigan po namin? Sapagkat ang kanyang asawa, first cousin ni Sister Delia. Inchik to eh. Inchik po itong ano, kapatid na to. Lima apelyedo. Pag darating yung barko galing sa talusan, alas 3 ng madaling araw. Pupunta yan sa bahay, alas 4. Malaking tao kasi, standing 5'10". Tapos ano, wala pa talagang nakagising sa Macrondre. Kakatok yun sa amin, very hard sa ano, sa gate. Natawagin yung ano, Sister Nelly, nandun, naglalawa. Nails! Nail! May buntag! Pagdating ho sa bahay, imagine ha, madaling araw pa. Ano yun sa Tagalog? Drunk already yung sa droga, sa buklo. Ano yun sa Tagalog yung ano yung... Lasing, imagine, alas 4 ng madaling araw, lasing na. Kasi may pera, yun ang kanyang ano, yung kanyang ambisyo. At saka maririnig ko na lang kasi gigising ako ng 5:45. Sister Deya, alas 4 kasi nagluluto. Yung mga anak ko namin maliliit pa. Magising na lang ako kasi maagang maaga, wala pang alas 5, nagmumura na. By the way mga kapatid, just don't be offended ha. Hindi ako magsasabi bawal yung ano, pagmumura, pero hindi yan maganda sa atin. Hindi ho yan nagtatawag ng grasya sa buhay. Natatawag ho yan ng nimala sa buhay pag nagmumura ho tayo. Amen? Imagine madaling araw pag-isip mo. Lumalabas ako, nakikita ko yung brother. Piloso po kasi, mayayaman, may pera. Sila yung influential na tao sa talusan. Hindi ko kinukontra kasi pag kukontrahin ko, mag-ano kami, yung... O mag-clash kami. Basta lang, inamigo namin. We just, you know, showed our friendship. Sabi ko niya, yung mga pastor, pera lang inahanap niya. Pero ang harap niya, pastor. Kasi yun ang kanilang, doon sa talusan. Sabi niya, hindi ako naniwala sa Diyos. Came the time. Ilang buwan siguro, ginawa pala namin mga anak, yung mga kabataan, ipag-pipray natin yung mga parents natin. Pinag-pipray lang namin yung brother. Pag pumupunta yun, umagang-umaga, no? Hindi pa ako nakaligo, pero humahilamos na ako ng, ano, ng
ano, yung mga pagmumura, hindi ako minumura niya. Yeah, basta expression lang niya, ba? Parang si ano, yung si Mayor Duterte, yung si nagmura, siya yung nag-explain na expletives lang daw yun, yung ano lang talaga, yung expression lang. Dumating ang araw, nagkasakit yung tao, na-admitted ho sa Wimsipo. Sabi ng doktor, ang kanyang asawa, mag-prepare na kayo kasi ang husband mo ay on the way na. At anong gagawin mo pag ikay asawang babae, yung asawang lalaki mo, sinabihan ka ng doktor na nag-attend sa kanya, yung asawang lalaki pre-departure, na anong gagawin mo? Umiyak yung kanyang asawang babae. Pinatawag kami ni Sister Delia sa Bisaya pa po. Nagtinga na, nag-ano ba, nag-pre-departure na. Hingalo pala. Alam po ninyo, yung pera, lahat, hindi ko nakatulong. Pinag-pre namin yung brother. Ang nag-pray kami ng ano, ng deliverance. Yun pala, kinulam siya. Dahil masama talaga ang ugali doon sa kanila. Ugali, masama ugali. Biro mo ha, yung may mga samal pumupunta bumibili, papagalitan yan. Kasi may pera, mayaman. Ayun. Yasi Daniel Cunele. Yaman deliverance kami. Pinagpapawisan yung tao, yung kanyang ano, temperature 42 degrees, biglang bumaba ho yan 37 degrees. Alam ko at that moment, at that time, pinagaling siya ng Panginoon. Following day, pinatawag kami niya muli kasi feel niya na na-heal na siya. Sabi niya, Pastor, gusto ko lang maging born again. Nagulat ako. Hindi ako nag-share sa kanya kasi alam ko nga yung ugali. Sabi niya, Pastor, paano yan? Hindi bawat linggo makapunta ako dito. Pwede ba, Pastor, turuan mo ako? Kasi gusto ko na ding magpastor. Make long story short, nawala na ho yung pagmumura nung dumating siya doon sa talusan. Yung kanyang mga manumpang sabong, parami talagang manumpang sabong, ang mamahal mo. Kinanon, mga kapatid, ditula. Sabi ng mga kapitbahay, ang sayang nun kasi kilalang kilala ho. Pupunta ngayong April yun, ang kanyang pangalan, no? Naging pastor talaga, layman, si Pastor Ricardo Lim. Eh, naging born again talaga, mga kapatid. Yung, sabi niya, magsisimula ako, Pastor Bisaya man, magsisimula ako sa mga katulong ko. Daming mga katulong. Sila ho ngayon, umaabot na malapit ng mga 70 to 80 siguro membership. Pumupunta ako sa kanila dalawang beses isang taon. Ganun ho, kanyang asawa, masayang-masaya talaga. Sabi niya, Pastor, thank you very much. Alam mo, Pastor, more than 25 years akong nagpipray sa aking asawa na mag-change sa buhay. Yung pera doon nila, nauubos ho sa sabo. Pera ho nila, umiinom. Pag dito, pag-uunta ng Sabuanga, nag-aarkila ho ng babae. Lahat ho ng ano, I mean, hindi ho siya nahiya na i-share yung kanyang ano, testimony. Ganun ho kanyang buhay. So, binago siya ng Panginoon. Listen to me, hindi siguro tayo pareho ng brother na yon, pero lahat ho tayo, nagkailangan ho tayo ng pagbabago, amen? Ang kasagutan ho, ang Panginoon. If you are a wife and you're thinking of your husband this morning, you pray for him. Pray ho natin sa Panginoon na ganun din ang gagawin ni Lord sa kanyang buhay. If you're a parent, yung mga anak mo, ipagpipray ho natin na babaguhin sila ng Lord. Or else, ikaw parents, natatakot ka na yung mga anak mo mai-influensya ng iba, ipagpipray ho natin na ang influensya ho sa kanila ay ang Panginoon. I-allow ho natin sila mag-serve sa Panginoon. Pangalawa ho, nandiyan pa tayo? I'm almost done. Sabi ho dito, if one follows the Lord, he also will change that status of his life. Yung estado ng buhay ba? Ibig sabihin, ano ho tayo, nung ipinanganak ko tayong mahihirap, nangako ho ang Diyos, babaguhin niya yung buhay natin. Magkaroon tayo ng masaganang buhay. Ako din, galing ako dyan eh. Ito yung elder brother ko. Dumating ho ang panahon na yung negosyo ng tatay namin ay bumagsak. Na bankrupt po yung negosyo ng tatay ko. Ako po'y 7 years old at that time. Nakadanas talaga ako ng paghihirap. Talaga. Noong na-born again ako,
my first birthday po, I was 15 years old. Masaya-masaya ako, Lord. Salamat kasi unang birthday ko na born again ako. Sabi ng nanay ko sa akin, Dong, pasensya na ha, walang-wala talaga tayo. Imagine ha, yung unang birthday ko po, ang ulam po namin, ginamos. Umiyak ako doon, sabi ko, Lord, born again ako ngayon. Unang birthday ko. Pero Lord, hindi ako nagre-reklamo na kahit ang ulam namin ay ginamos. Salamat din, sabay tuluho ng luwa ko. Hindi yun tears of sadness, but tears of gratitude. Sino hong anak dito sa hirap, sa paghihirap? Meron akong good news sa inyo po. Paglalapit tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ni God. Amen. Hindi ho yun mangyayari isang iglap, kasi si Lord hindi ho magic. Dahan-dahan tayo niyang tutulungan. Ang tawag niyan, one step at a time. Last week ho pala, masayang-masaya kami ni Sister Delia sapagkat meron na naman tayong dalawang miyembro sa church na nakapasa ho sa board exam. Si palakpakan ho natin si Lord. Wala si Clarice, no? Pero nandito si Jen, saan? Nandito ba si Jen? Oo, oh, nandiyan si Jen. Oo, oh, si Jen. Best friend niya ni anak ko, lalaki. Simula pa yan sila, ano? Mga 4 years old siguro, no? Oh. Nursery pa talaga yan sila. Ang kapatid ho niyang, ano, kapatid niyang babae, nandiyan si Jen. Nagbabakasyon ho yan. Galing yan sa Saudi, she is a nurse. Yun, si Jen ngayon, mag-o-ost na yan. Ano yan siya? RMT, Registered Medical Technologist. Yung kanilang youngest na yun, si Miko. Miko. Oo, oh, yun. Incoming fourth year engineering ho. Sa WIMSU. Malala ko pa talaga yun. Umiyak yung batang yan. 7 years old. Dinala ng nanay. Umiyak sa nanay, ma. Sabi ni Auntie Dilla, hindi na daw ako papuntahin sa simbahan. Kinausap ng nanay, Sister Delia, Sister Delia, papuntahin mo lang sa church na guilty, Sister Delia. Hindi ganun ang pagsabi ko kasi yung mga ibang bata ba na malikot masyado. So, yun ho ang simula na naborn again ho ang kanilang buong pamilya. Ang tatay ho ni Jen, nagkasakit 7 years ago, naging paralyzed. Ang nanay ho ni tatay ni tanay ng mga bata ay kapitan sa barko. Kapitan sa barko. Si Sister, karampot lang ho ang sweldo kasi inter-island po. Si Sister Rose noon, makinig kayo ha. Makinig kayo ng mabuti. Dahil ho, gusto niyang tumulong sa mga bata. Pumupunta ho yan, bahay-bahay naglalabada. Ang mga anak, hindi nila kakahiya. Tayong mga anak, pag nanay ho natin la bandera, tatay ho natin yung ano, yung janitor lang, huwag natin yan ikakahiya. Bueno yan, kay si Eldiaton Tata Nana Ansina, kay si Eldiaton Tata Nana Tabendi Rocks. Amen? Alam po ninyo, yung sister ho natin la bandera, dalwa na po. Dalwa na po. Ang ano, professional. Susunod din yan si Jen, magtatrabaho din yan sa labas. Yung isa, malapit na hong makapag-graduate. Ganun ho, pag susunod tayo sa Panginoon, babaguhin niya ang estado ng buhay ko natin. Amen. Kaya lang, tayong mga anak, anak mahirap mga kapatid. Sabi, if you are a poor child, if you are a child from a poor family, just say this morning, praise the Lord. Babaguhin ni Lord yung buhay mo. Palakpakan na natin si God. Testimony ko din. For 23 years ho, ako'y nagbubuhat ng malalaking karton. Bigat talaga nun. Umaakyat ako sa La Merced at saka sa St. Peter. Gaano naman ang sweldo ng pastor? Sweldo ko ay 6,000 lang. So kailangan nung mag-ano ako, mag-tawag nito, mag-improvise ako. Tatuhungan ako. At that time, sabay ko silang nag-college. So kailangan magtrabaho talaga. So ayun, may little business po kami. Buhat ako ng ano, iakit ako sa sabi ko nila,
ang trabaho ko na ng negosyo namin, di ba? Ang trabaho ninyo, mga negosyo ninyo, ang tawag niyan, hanap buhay. Sa akin po, hanap patay. Kasi patay ho yung sinusupplyan ko ng ano, juice. Lover said, kakausapin ko yung may-ari. Ay, di pala, yung pamilya na may patay. Kukontratahin ko yun. Mga few weeks kaya siguro yun, pag may nakakita sa akin, nahiya talaga ako. Pero iniisip-isip ko, bakit mahiya ako? Alam po ninyo, after 13 years, doon nakapagtapos yung babae ko. Pati yung lalaki ko, yung lalaki pa, yung babae pala namin, registered nurse din. Uwi pala si Aya ngayon July, no, from Saudi. Yung lalaki ko po, nandyan sa, ano, sa doctor's hospital. Nung isang araw ko, halos maiyak ako kasi siya ho, si Malit pala, by God's grace, siya nakapasa ho sa entrance test ng ano, West Visayas University sa Iloilo po. Ipag-pipray ho natin mga kapatid ha, na ano po, makapasa din siya sa interview para makapag-aral talaga siya sa prestigious na eskwelan to sa West Visayas University ng Medicine. Mataas-taas pa din yung ano, ni Sister Delia, pero ito po yung ini-stand ho namin. Panginoon, wala kaming pera, ganito lang ho kami, pero ikaw ho yung kasangga namin. Ang promise ho ninyo, pagsusunod kami sa inyo, Panginoon, hindi lang ho yung buhay namin ang pagpaguhin ninyo, kahit na yung estado ng buhay ho namin. Amen? Amen. Kaya ngayong ating mga, kayong mga parents, huwag kayong mawala ng pag-asa, kapit kayo sa Panginoon, tutulungan tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin si God. Sabi ni Lord sa Deuteronomy 28 verse 2, all these blessings, sabihin natin, all these blessings. All these blessings. Sabihin mo yung katabi mo, lahat ng blessings. Lahat ng blessings. Imagine, no? Sabihin ni Lord, all these blessings will come to you. Wow! Sabihin mo yung kapatid mo, sabihin mo, will come to you. Will come to you. Ano ba yung blessings hinahanap mo, ha? Siguro yung mga panahon na yun na naghihirap si na Sister Rose, umiiyak na lang si Sister Rose, tumatawag siya sa Panginoon, dinidinig ni Lord yung prayer ng nag-sister po. Kaya nga ho, maiyak din ako nung nalaman ko na si Generosi nakapasa din. Praise the Lord. Sabi ni Lord, all the blessings will come on you and accompany you. Imagine, sasabay-sabay sa iyo kahit kaasal ka pupunta. Sabi ni Lord, with a condition, if you will obey the Lord your God. Can you say it out a word? If you will obey the Lord your God. If you will obey the Lord. Ang ibig sabihin niya, sabi ni God, I will bless you. Sasabay sa iyo ang blessings ko pag susunod ka sa akin. Kaya nga ho, huwag mong pagsisihin na born again ikaw. Sapagkat blessings of God will follow after you. The Hebrew people were slaves, but God Almighty brought them into a land that flows with milk and honey. Huh? Imagine, no? How it is to be a man and a woman, a slave, no? Tapos later, sabi ni Lord, God promised them, I will bring you into a land that flows with milk and honey. I will bring you into a land of plenty. Hindi nila naiintindihan mo yun. I-imagine mo daw, ganyan ka lang ngayon. Few years from now, you will be driving your own car. Ganyan ka na ngayon. Anak, mahirap ikaw. Few years from now, you will have your own house. Nakikita ko kasi yan eh. Kumpiyansa akong magsasabi niyan. Kasi may isang kabataan mo dito. Anak, mahirap po. Pupunta ko dito sa church. Yung pitaka roto. Ilsen, 20 peso lang. 8 years ago, nakapagtapos sa pag-aaral kasi scholar. Payat talaga noon kasi mahirap na eh. Hindi nga makabili ng snacks. Pero 2 months ago, or more than a month ago, siya po'y nakabili ho ng sasakyan. Pumunta na ng church. Pumunta ho ng church. Brand new home car. Kapatid, nagawa ho yun ng Panginoon itong brother na to. Gagawin din niya yan sa iyo. Amen? Amen. Hallelujah. I'm almost done. Sabi ho dito, God will break the bondage of poverty. Everyone say poverty. Poverty. Curses. Say the word curses. Curses. And failures. Say the word failures. Failures. In our lives, when you follow Him, itong tatlo,
kukunin ito ng Panginoon, papalitan ito ni Lord. Yung poverty, yung kahirapan, yung curses, yung mga sumpa sa buhay, at saka failures, sinuho sa atin dito, panay na lang kung failure. Kukunin ito ni Lord, babaguhin ito niya, pagsusunod tayo sa Kanya. I would like to close my sermon. Child of God, listen, you never were wrong when you gave your life to the Lord. Amen. Hindi po kayo nagkakamali nung ibinigay mo ninyo ang buhay ninyo kay Jesus. Sabi yun ng John 6 verses 37, all that the Father gives me will come to me. At ito po yung last paragraph. Whoever comes to me, I will never cast out. Sabi ni Lord, sino po yung susunod sa akin? Hindi ko bibiguin. Amen? Na-receive mo ninyo ang word ng Panginoon? Amen. Sige daw, tayo ito mayo. Tayo ito.